Hello guys, good morning. So, ito yung pang-day namin. So, yung mga pimili namin na gagawin is si Banana Boat at saka yung helmet kayo. So, si JM, tinilo na na mag para sailing. Tapos si Ate kasama. So, experience namin. So, ayun guys, bali after namin mag-breakfast, meron na kaming kinontrata para sa mga gagawin naming activities. So guys, ito on the way na kami. Ang daming tao dito. Kaming gagawin yung film para sa inyo. So guys, ito papunta na kami ng speedboat. Ayan, nandun yung speedboat sa dulo. Ito na yung sila, mga kasama ko. So ayun guys, bali sa part na to, on the way na kami papunta nga sa speedboat para i-transfer kami. So ang unang gagawin namin na activities ay yung para sailing. So guys, sa mga nagtatanong kung magkano pala ang para sailing, nagkakahalaga siya ng 1,500 to 1,800 per person. A few minutes later. So ayun nga guys, bali nandito na kami ngayon sa speedboat at kasama rin namin dito yung nag-guide sa amin na kinuha namin as a tour guide. So bali guys, yung pupuntahan pala namin na area ay yung area na parang pwedeng maghintay yung mga kasama nyo na hindi sasama sa mga activities na gagawin. Katulad nga ni nanay tsaka ni tatay, hindi naman kasi sila magpaparasailing at tsaka yung banana boat. Kaya doon lang sila mag-iintay sa waiting area. So guys, hindi na kami waiting. So guys, nandito kami, nag-transfer ulit kami. Ayan. Kami magkakasama, tsaka ako. Sila nanay tsaka si tatay na iwan dun sa kabila kasi hindi naman sila sasakay. So una na sila guys, si Ate tsaka si JM. So ayun guys, finally nakapag-start na sila. So ang nauna ay si Ate at saka si JM. And then next, ako at saka si Steven. Si Angel kasi ayaw niyang sumukay kasi natatakot yata. So guys, bali itong para sailing pala. Per head yung bayad pala nito. At saka tatagal siya ng 20 to 25 minutes. Tsaka guys, dito nga pala kapag pababa na kayo, pwede yung i-request pala dito na ilubog kayo sa tubig. So, mas masaya siya. Later. So ayun guys, bali kami naman ang sunod ni Steven. Ayan, sobrang nakakatakot siya guys, pero masaya.
pagdating sa taas, sobrang nakakalula. So guys, bali optional pala na pwede nyong dalhin yung cellphone nyo sa taas habang lumilipad kayo. Pero guys, take note na hindi pala nila sasagutin yun na kapag nahulog or nawala yung cellphone nyo. Kaya make sure na kapag gusto nyong dalhin yung cellphone nyo sa taas, dapat meron kayong case o yung parang isasabit nyo sa leeg para safe yung cellphone nyo. Okay guys, dito na kami ni Steve sa taas. Ang taas na namin, no? Ayun sila. Woo! Steve, dito ba, no? Wow! Wow! Taas! Takot! Okay guys, pababa na kami. Mas biglang next. And next guys, after nga natin ng parasailing, dito na tayo sa banana boat. So dito pala guys sa banana boat, kung gusto nyo siyang ma-experience, ang price niya ay nagre-range ng 400 to 550 pesos per person. Okay, that's good. Ganyan! Hello! Dito guys, sobrang ma-e-enjoy nyo yung experience na to, lalo-lalo na kung marami kayo dito. At bali guys, yung banana boat pala ay tumatagal din siya ng 20 to 25 minutes.
minutes later. Hey guys, tapos na kami dun sa banana boat. Transfer na kami dito para sa ano yun ba? Helmet diving. So mamaya papakita na siya. Tiyan mo start. Ito yung may-ari ng Durango. So ayun guys, bali ang part na to, ito na yung pinaka-last na activities na gagawin namin, which is yung helmet diving. Bali guys, sa mga nagtatanong kung magkano pala ito, nagkakahalaga siya ng 500 to 1,000 pesos per person. So guys, bali nga dito, ilalagay sa inyo yung helmet na to, at yung bigat guys ng helmet na yan ay nasa 35 kilos. At guys, once na maipato na sa inyo yung helmet na to sa ulo, dire-diretso na kayo nalulubog sa tubig para hindi nyo masyadong maramdaman yung bigat niya. 1 hour later. So ayun guys, after namin makumpleto lahat ng activities na ginawa namin, so naglakad-lakad uli kami dito at sinayaan namin na hanapin itong famous na ice cream dito sa Boracay. So ito yung pinag-uusapan nila na napakasarap nga daw, which is yung Coco Mama. So guys, bali yung price pala nito is 150 yung pang solo. Pero depende yun kung gusto mo siyang i-mix. Guys, nandito kami ngayon sa harap ng Coco Mama. Ang ice cream. Okay guys, so pagtapos namin magpahinga, ayan, kain na kami. Pero magpapapicture muna kami dun. Sa logo ng Boracay. At ayun nga guys, bali hindi makukumpleto ang bakasyon natin sa Boracay kung hindi tayo magpapapicture sa sand castle ng Boracay. So guys, kakain na kami after picture dito sa Nalca restaurant. Kakain na kami. At guys, bali dito pala, hinanap talaga namin tong Nalca restaurant dahil sinasabi nga nila na napakasarap nga daw ng pagkain dito, lalo na kung mahilig kayo sa seafoods. Dito na kami guys. Ganda ng harap. Beach na. Okay, tapos na kaming mag-dinner. Wala silang gana. Wala. Nagagana-gana. Wala. Busog daw sila. 15 minutes lang. Ay, wala 15 minutes. Lalo to. Walang gana. Hello guys, day 4. So last day today. Mamaya na yung flight namin. Mag-fly. Hali pa naman, so bago mag-flight, nandigo muna ka. Wala pang masyadong tao guys dahil maaga pa. So guys, ayun, bali gumising talaga kami ng maaga para mag-breakfast muna. At bali, yung maganda nga sa pinag-istayan namin na hotel, sa harap lang nun, merong mga nagtitinda ng coffee. So yun, nag-almusal muna kami bago kami maligo. At ang maganda dito guys, hindi ganun kalamig yung tubig.
tatay. So guys, bali sa part na to, inaantay namin yung nag-a-assist sa amin na ibigay yung ticket papunta nga sa Jetty Port. And that's it for today guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating mga video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, just click the notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest video. This is Ed's channel and see you on my next vlog.